Kamusta mga kabuti? Isang magandang project na naman po ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Isang modern TV rack at hanging cabinet. So kung mapapansin nyo sa babang screen ay ito yung napagkasunduan naming design. Sa una ay kulay puti lang to. After ko silang mabigyan ng mga swatches ay nagbago naman yung isip at namili sila ng mga kulay na may pattern o wood grain. So ang ginamit natin dito ay 3-port na marina plywood na dinikitan natin ng high pressure laminate. So ang una natin ginawa ay dinikitan ko muna yung mga panloob para at least maitago natin yung mga screw na mag-expose sa labas. So matapos ko maikat at madikit yung one side ng laminate ay tsakaan muna natin to inassemble. And so remember lang guys, bago nyo i-assemble ay huwag nyo kakalimutang mag-cut o maggawa ng slot para sa backing board or backer board. Sa pag-assemble mga kabuti ay I make sure na pantay yung dugtungan para at least ay maganda lang magiging lapat ng ating HPL. So matapos kong mabuo yung cabinet ay binaklas ko ulit yung isang side at saka ko kinabit ang backer board. Tapos ay saka ko ulit siya in-screw. So meron din ito mga drawer. So papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa yung drawer. Sa pag-assemble ko ng drawer ay pinagamit ako muna siya ng brad nails at para align na siya pag in-screwhan. Sa pagkakabit ko naman ng drawers ay sinisigurado ko ng perfect square yung ating bottom drawers ko para hindi na natin siya masyadong eskwalahin. So sigurado na tayo na eskwalado yung ating drawer. So matapos kong mabuo part by part ay saka namin siya dinala sa area na pagagawa sa kalamba. So part by part ay inassemble muna namin siya sa may baba and then tsaka namin siya isa-isang inakyat dahil sa second floor pa namin ito ikinabit. So kailangan may kasya namin doon sa hagdanan. So ang una namin kinabit ay yung pambaba na yan na may mga drawers at inayos na rin namin ang wiring sa likuran. Tapos ay isinunda rin namin yung middle part or yung mga shelves. Inalign muna namin siya bago namin siya ibinalik at saka namin siya in-screw. So yun nga, na matapos namin may kabit yan ay sinunod namin yung hanging cabinet. Sa pagkakabit namin ng cabinet ay minarkahan muna namin yung pag-i-screwhan and then saka namin din rail at nilagyan namin ng dowel. So doon saka namin siya muling binalik at in-screw. So ayan, marami naman kami kaya hindi naman mahirap sa pag-i-install. Tapos ay in-screwan na namin lahat and then nilagyan ng screw over para hindi makita yung mga pinagtornilyohan. Tapos naman ito ay sinunod naman namin ang pinto, mga handle and then final alignment. So
So medyo inabot na rin kami ng gabi nito, matapos ay kinabit na rin namin yung mga drawer paste tapos saka namin nilinis. So ayan, linis-linis muna bago namin ibinigay sa kanila yung pwede na nilang gamitin. So ayan, picture-picture muna pang upload. Maraming salamat nga po pala kay Arnel at sa pamilya niya. Ganun na rin sa father-in-law niya. Okay sir, thank you. Thank you din po sa gift. So kung mapapansin niyo mga ka-Woody, ay medyo malaki siya at maraming storage. So yun talaga yung gusto na mayari para at least marami silang mailagay na mga gamit. Sa sunod na araw naman ay binalikan namin siya at eto na siya ngayon. So nilagyan na nila ng mga konting gamit. So pagkatapos nga niya mga kabudi ay sinunod naman natin yung sa may CR nila. So naglagay din tayo ng storage doon, isang hanging cabinet. Oh, ito naman siya mga kabudi. Ito yung empty space na hanging cabinet na paglalagyan. So gusto nila magkaroon ng storage tent. So yan ang nilagyan natin. So inassemble muna natin so ba, then so ka, then alignment, and then sa outlet natin siya ikinabit. So ayan, inakit na ulit namin siya tapos konting alignment, and then saka namin siya in-screw. So matapos yan ay sinunod naman namin itong isang cabinet pa, and then kinlamp muna natin siya, and then saka natin siya in-screw. So same lang ng process na ginagawa ko. So, minamarkahan ko muna siya, and then saka ako siya dinidrill, and then dowel, and then saka ako siya binabalik. At saka ko siya ini-screw sa wall. So yan, sinunod naman natin ay ang mga pinto. Sa pagkakabit ng pinto mga OED ay mas magandang meron kayong katulong para at least mas madali nyo siyang maipantay. At yan na rin, maikabit para mas mapadali yung trabaho natin. At meron pa nga po pala itong mga shelves sa bandang dulo. So kinabit na rin natin yung shelves. So ayan, tapos na yung ating hanging cabinet sa CR. So ito na siya mga OOD. Maraming salamat po ulit kay Arnel Briones at sa kanyang family. Maraming salamat po. Audi, salamat po sa panonood at sana ay nagustuhan nyo yung ginawa namin project. At kung di pa po kayo nagsasubscribe mga Audi, ay don't forget to click subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga gagawin pa po nating mga video. Hanggang sa susunod po ulit mga kabudi. Thanks for watching guys!